Ano nga ba ang misteryo na bumabalot sa George Not Found Seed? Ano nga ba ang kakilakilabot na kwento ng isang manlalaro patungkol dito? So bago ang lahat mga kaparing, no, marami naman sa atin ang nakakakilala kung sino nga ba si George Not Found Seed. So alam natin na isa siya sa mga kilalang YouTuber ngayon pagdating sa Minecraft at madalas nakasama ni Dream sa speedrun. Kaparing, ay ibabahagi natin ang kwento ng isang player patungkol dito na kung saan ay sinubukan niya nga yung seed na George Not Found Seed, tapos may kakaiba daw nangyari. So mga kaparing, kapag narinig natin ang kwento at ang scenes, hindi po ako mismo yun. Kumbaga ay re-react lamang natin, no? Reacting scenes kumbaga. At hindi naman natin kailangang maniwala sa mga ganitong klaseng istorya hanggat wala pang sapat na ebidensya. Pero ang mahalaga ay nakapagbigay tayo ng isang istorya na katakot-takot na mula sa mga patikang mga manlalaro na sinasabing naka-encounter di umano patungkol dito. Kaya simulan na natin to. Napakarami sa atin ang pamilyar kay George Not Found. Nais ko lamang ibahagi ang aking kwento patungkol dito nung sinubukan ko ang kanyang seed. Ito ay nangyari lamang mga ilang buwan na ang nakalipas at ngayon ko lamang naibahagi dito sa Minecraft Creepypasta. Wala akong pakialam kung maniniwala kayo sa kwentong ito, basta ang mahalaga ay maikwento ko ang isang katakot-takot na karanasan na ibabahagi ko sa inyo dito sa pahinang ito. Sa pagkakaalam ko kasi nung una, ang lahat ng mga entity na na-encounter ng mga player mula noon hanggang ngayon sa Minecraft ay walang katotohanan na kahit ang iba ay may mga ipinapakitang mga ebidensya o screenshot na kung saan ay na-encounter nga nila ang mga entity na ito. Hindi rin ako naniniwala na si Herobrine ay totoong nag-e-exist at walang katotohanan ang masasabi ko lamang dito. Noong sinubukan ko nga ang seed na ito, ay wala namang kakaibang nangyari. As in, normal na normal talaga. Yung tipo na hindi mo akalae na papasukin ka ng isang misteryo sa mundong ito. Wala akong kaalam-alam sa mga posibleng mangyari. Naisipan ko noon na kumuha ng puno para makagawa ko ng isang bangka sapagkat nais kong lakbayin ang malawak na ilog na ito. Nais ko lamang maglakbay at ako'y mahilig sa paglalakbay, kaya naisipan kong gawin ang mga bagay na ito. Sa aking ikalawang araw dito sa aking mundo, ay napatay ako ng isang skeleton at ng isang zombie, kumbaga ay pinagtulungan nila akong paslangin. And dating gawi ay panibagong simula na naman. Kaya naman nagputol ulit ako ng mga puno para makagawa ulit ako ng mga bangka at ng mga gamit na gagamitin ko para dito sa survival na ito. So matapos ko nga makumpleto yung mga gamit ko, ay agad akong gumawa ng bangka. Nais kong ipagpatuloy ang paglalakbay ko sa ilog na ito. Nais kong makadiskobre pa ng ibang mga bagay. Hindi ko alintana ang mga posibleng mangyari o ang mga kilabot man. Pero may kakaiba akong naramdaman. At maya-maya pa, ay nagulat na lamang ako nang bigla na lamang nag-iba ang panahon. Mula sa umaga ay biglang naggabi. Hindi ko alam kung paano nangyari. Napakalakas pa ng sikat ng araw. Paanong biglang sumapit ang gabi?
at sino ang may gawa. Wala akong ibang kasama sa aking mundo. Pero gayunpaman ay nagpatuloy pa rin ako sa paglalakbay na kahit may kakaiba na akong nararamdaman. Ang naisip ko noong mga panahon na yon ay mayroong nakapasok sa aking mundo na invisibility. Sa pagkakaalam ko, ayon na rin sa mga creepypasta stories ni Jepo MC, ay mayroon daw na isang entity na naglalakbay sa isang mundo na hindi mo namamalayan na naroon pala siya. Bago pa man sumapit ang gabi, ay kagad akong kumuha ng ilang peraso ng coal para makagawa ko ng torch para sa muling pagbabalik ko doon ay magkaroon ng liwanag ang paligid. Kasi, to be honest, may nararamdaman akong kakaiba doon na parabang may nagpakita sa akin na hindi ko alam kung sino, na parabang may nakamasid sa karakter ko noong mga oras na yon. Kaya naman naisipan kong balikan ang lugar na yon. Pero this time, kailangan ay mayroon na akong dalang torch para maliwanag. Para maliwanag kung mayroon nga ba nakakaiba sa lugar na yon. So muli nga akong gumawa ng bangka para muling makabalik sa lugar na napuntahan ko kanina. Kasi napakalakas ng pakiramdam ko na napasok na ng hacker yung aking mundo. Pumasok sa isipan ko na mag-leave na lamang sapagkat ito ang madalas na sinasabi ng mga nakaka-encounter sa mga creepypasta entity. Pero ako gusto kong malaman kung totoo nga ba talaga ang nararamdaman ko. Gusto kong malaman at gusto kong mapatunayan ang katotohanan patungkol sa mga creepypasta hacker na nanggugulo sa Minecraft. At muli, sa ikalawang beses ay muling nag-iba ang panahon at muling nagdilim ang paligid. Doon ko nakumpirma na talagang napasok na ng hacker ang aking mundo. Pero nagpatuloy ako sa paglalakbay at hindi ko yon inalintana. Gusto kong ma-encounter kung sino man yung hacker na yon. Gusto ko siyang patayin, gusto ko siyang atakihin, at gusto ko siyang labanan. Pero hindi pala yon ganun kadali, sapagkat ang mga sumunod na nangyari ay kakila-kilabot. Bago ako bumaba ng bangka, ay kumuha muna ako ng torch. Nang sa ganon ay magkaroon ng liwanag sa paligid. At pagkababa ko, ay sinigurado ko muna kung mayroon nga bang kakaibang nakamasid sa paligid ko. At nung wala, ay kaagad akong pumasok. Kung kayo ay naiintindihan ng mga sinasabi ko o description patungkol sa structure na ito, ay maiintindihan mo kung anong klaseng lugar ito. Bawat paligid sa lugar na ito ay sinuri ko kasi dito ko nakita na parang may nakatingin nga sa akin. Pero nung sumilip ako sa butas ay nagulat na lamang ako. Mayroong karakter na nakatayo doon, nakaharap sa akin. Pamilyar yung itsura niya, parang si George Not Found. Doon ko lamang nakumpirma na mayroong isang hacker na ginagaya ang karakter ni George Not Found. Kagad ako nung tumakbo at nais ko na lamang na lisanin ang lugar na ito at ang aking mundo. Pero bumalik ako para lalo kong maintindihan ang mga nangyayari. Muli kong binalikan ng lugar pero wala na siya doon.